Yon. So magandang araw po sa bawat isa sa atin. So nasubukan mo na bang i-dare ang impossibility? Yung subukan mo yung mga bagay na imposible na akala mo hindi mo kaya pero kaya mo pala. So tulad ni Moises, siya dinare niya yung impossibility. Nung bilang tao, hindi niya kayang hawiin yung dagat. Pero nung sinubukan niyang subukan ang imposible, nagawa niya pong gawin ang imposible. Nahati yung dagat. Ganun din si Peter, di ba? Nakapaglakad siya dun sa tubig. Alam natin imposible yon, pero sinubukan niyang gawin. Alam po natin mga kapatid, pwedeng mangyari ang mga bagay na imposible kung susubukin po natin. At beside, kailangan po natin una magtiwala sa Diyos para yung mga bagay na alam natin imposible mangyari, magiging posible dahil may tiwala ka sa Diyos at nanampalataya ka sa Panginoon na kinikilala mo ngayon na gagawin niya ito kasama ka. Alam nyo, minsan kailangan lang po nating subukan. I-try. There's no harm in trying. When the time na kailangan mong gawin ng isang bagay na alam mong imposible, that's the time na kailangan mong i-activate ang iyong faith sa Diyos. Dahil kapag na-activate na yung faith mo kay Lord, that's the time na ang impossibility or the impossible things na ginagawa mo ay magiging possible because our God na meron ka is the God of impossible. Amen? Take note, you are created by His likeness, by His own image. Ang Diyos ay nilikha kanya base sa wangis niya. Amen po ba? So, dahil nilikha ka ng Diyos sa wangis niya, yung katangian na meron ang Diyos, kaya niyang gawin ng bagay na imposible, is the God of impossible. Gusto ng Diyos na maging katulad ka niya. Hindi naman literal na kailangan mong gawin yung mga bagay na imposible. Nahatiin mo din yung dagat, hindi ganun. Kundi sa bawat problema na meron ka, sa bawat sitwasyon na kala mo hindi mo kaya pero kaya mo because you have a God of impossible. Amen? So ang gagawin mo lang is magtiwala, umasa at manampalataya ka doon sa Diyos na kinikilala mo na walang iba kundi si Jesus. Hindi ikaw ang magtatagumpay, hindi ikaw yung gagawa ng solusyon para mapaglabanan at magkaroon ng kasagutan doon sa impossibilities na meron ka. Kundi ang Diyos mismo ang tutulong sa iyo para mapagtagumpayan mo yung mga bagay na imposibleng mangyari pero nangyari dahil nanampalataya ka at nagtiwala ka doon sa Diyos na alam mong siya ang may kayang gawin imposible ang posibleng bagay sa buhay mo. Dahil binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan, ng kakayahan, na gawin ng isang bagay, bagamat sa isip ng tao hindi niya kaya, pero kaya mo dahil kasama mo ang Diyos. Subukan mo gawin ang bagay na imposible. Saka mo lang makikita, kaya mo pala. Amen. So that's all. Don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. And just comment down below kung gusto mo pang ma-inspire sa mga ganong motivational message. And I hope to see you again, guys. God bless.